oras na para magpalinis tayo ng aircon, guys. Nakakadagdag din siya ng allergy kung maalikabok na yung binubuga nitong mga aircon na to. So, nag-decide kami na magpalinis ng aircon sa tinutulugan namin. Dahil naka 6 months na rin. Mga na so, yan. Wala pa so, namang 1 year itong aircon. Pero supposedly, ang maintenance niya talaga is after 6 months. Junakis kung a 7 months na yata. Tsaka pa lang ako naghahanap ng malinis. Supposedly, yung nagkabit niyan, yun yung tatawagin ko sana. Pero from QC pa sila, so masyadong malayo. Pupuloy natin siya ng mga flowers. So, hoping naman na yellow and di naman masisira tong aircon. Yun ang ilalagay natin. Dahil ang sinasabi nung binilha namin at nag-install before, dapat sila pa rin daw para daw sa warranty. Eh, so far naman, nung naghahanap ako ng maglilinis around Bulacan, is meron naman. So, sila na lang yung kinontak ko para mabilis lang din, guys. Actually, nanood na rin ako sa YouTube kung paano ba yung process. So, ganun nga, isa-isang tinanggal yung mga parts. And then, yung mga takip cover. And then, nung lumitaw na yung pinakakatawan, naglagay na ng plastic na yan. Tsaka, nilinisin. Ano nga itong... Naglagay ng plastic, sinahod sa timba. So, malinis naman yung pagkakagawa. Hindi naman nagpuputek sa ilalim. Dahil tumatapo naman sa timba lahat ng water niya. Pero ako, pinansin ko, hindi naman super dumi nung aircon. Hindi pa siya sobrang dumi. Siguro dahil, bago pa siya. Wala pa nga siyang 1 year, sabi ko nga. Nahirapan lang sila sa pagtatanggal nung pinaka-cover sa taas dahil pinalagyan ko ng precast. 8 kasi yan na ilagay. So ngayon, pinupunasan na dahil malinis na siya. Medyo i-dry-dry na para maibalik na yung mga cover. Tinatanggal na ni Kuya yung plastic tapos lilipat naman sa kabilang room. Yun naman yung lilinisin. Ayan. So, ayan mga assistant ni Kuya. Si Kuya Olan. So, dati daw siyang empleyado lang. Pero, nagpaalam naman siya sa kanyang pinapasukan, sa kanyang company na magtatayo na lang ng sariling ganito niya. Aircon insulation, cleaning, mga refrigerator. Oo nga naman. Diba? Yun naman ang pangarap ng lahat kesa maging empleyado is maging employer ka, ikaw ang boss ng sarili mong business. So, tinutuyo-tuyo na niya para syempre hindi rin mga lawang or pag kinabit yung mga cover niya, diba? Hindi mag-stay din yung mga basa. So, iniisa-isa na ikakabit yung mga cover. And then later, i-check kung gumagana. Siyempre, dapat gumagana pa rin yan after linisin, diba? Nakababa yung breaker, guys. Ayan, so, itong cover sa harap, yun ang unang ikinabit. May mga lock siya dun sa ilalim. Dun medyo nahirapan dahil nga nagpakabit ako ng precast dito sa kwarto. Naikabit na yung aircon bago ikinabit yung precast. So medyo naipit siya. So, after niyan, nilipat naman sa kabila and then sa likod para sa condenser. Ayan. So, tatapusin muna nila yung dalawang kwarto na linisin. Tsaka sila lilipat sa likod para sa condenser.
Yung naging usapan namin dyan is 1,000 for the cleaning of each aircon. So, 2,000 ang ating quotation na nakuha from them. Malapit lang sila, dito lang sila sa Tagabaliwag, Bulacan sila, pero ang pwesto yung nakuha nila is from Pulilan, Bulacan. Ayan, so medyo chumichika-chika tayo na sabi nga ni Kuya is mas okay nang maging boss ka ng sarili mo. Kaya yung anak niya, yun yung namuhunan. So hindi na rin masama, di ba? Kayo-kayong mga family ang nagtutulungan. So siya na yung naglilinis para sa business nila or sa company nila. And then kung gustong bumili ng aircon is meron din naman na binibenta sila. I-message nyo lang sila sa kanilang FB page. Mabilis namang mag-reply. Ayan, so nakabit na lahat ng cover niya. Ito na yung pinakadulo, yung filter. Yan yung lagi kong nililinis. Siguro nakailang linis. Every 2 months ko siya nililinis, guys, yung filter. Dahil itong Samsung na split type na to, lilitaw siya na CF. Mayroong susulat na CF dun sa black na yon. So, clean filter ibig sabihin. Ayan, so susubukan na nila kung okay ang buga. Ayan, dito naman pala sa kabila. Nakikita pa yung kamay ko. So, dito naman sa kabila, dito mabilis silang natanggal to. Dahil wala namang precast at hindi na pinilagay ng asawa ko. Dahil ito yung pinaka working place niya. Hindi rin pwede yung maingay dahil may mga meetings. Since walang precast, madaling natanggal ni Kuya yung mga body parts nitong aircon. Hindi ko napakita kanina na tinatanggal isa-isa yung mga cover niya. So, eto na yun, guys. Inuna yung, ewan ko, anong tawag dyan? So, sa pinakailalim, yung gumagalaw. Kapag iniba natin yung mode. Kung pataas ba? Or pa right or left ang swing. Ayan. So, natanggal na niya. And then, ang next namang tatanggalin ni Kuya. Ano ba yung tinatanggal na yun? Ito na siguro yung pinaka front na cover. So, meron siyang screw. Hahatakin na niya itong pinakaharap na ito. Ayan. So, pag natanggal na niya yung cover na yan, dito na yung kasukasuhan itong aircon na ito. Ayan na siya, guys.